Good day mga punks! So today is another episode about OBS tutorial and ito na naman ang inyong all-around uncle, Uncle Rob. And today, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng scriptures sa OBS sa ating online live streaming. Punta na tayo sa ating screen. Alright, so i-open muna natin yung ating folder na nagko-contain ng ating mga scriptures. In my case, it is found sa aking USB. Then, folders. Open natin yung scripture folder. Then, add lang tayo ng new folder kung saan natin ilalagay yung scripture na itatype natin. In today, ang scripture is Matthew 18 verses 23 to 31. So meron na akong scripture, meron na akong folder na nagawa, so buburay na natin itong isa. Then i-open na natin itong JPG na file, pero meron na talaga yung template ayun sa kabila, pero since tuturuan ko kayo kung paano gumawa from scratch gamit ng Adobe Photoshop, itong file na to ang gagamitin natin. So, insert lang tayo ng text box. So, click and drag. Kung, yan, tingnan lang natin kung saan, hanggang saan yung mga margins. Then, after that, punta na tayo sa ating browser. So, punta natin yung, yan, yung website na to. BibleHub.com/ADB. So, ADB, para yung automatic na Tagalog. Ang Tagalog na Biblia. So, hanapin lang natin yung Matthew. So, yon. Click natin yan. Then, insert natin kung anong chapter. So, in our case, it's Matthew chapter 18. Yan. So, pagdating dito sa Matthew chapter 18, hanapin lang natin yung verse 23 to 31. Then, highlight natin. Then, i-copy natin yan. Okay. So, pag-copy natin, paste na natin dun sa ating Photoshop. Then, check lang natin kung anong size. So, ang gusto ko is size 14. Ano ba? 14. Yes. Then, after that, gagawin natin black yung text. Then, we will proceed editing na. So, sa pag-edit nitong template na to, ang design na ginawa ko is yung numbers is red. Then, lilitan lang natin. Click nyo lang yung tool na yun. Yung T, big T, na merong small numbers. Dun sa upper right. Then, after nun, yung susunod na number is space lang natin para siya yung kauna-unahan, then papalitan natin yung paragraph spacing sa 22, then palitan ulit natin kulay, then lagyan ulit natin ng paliitin ulit natin siya. So, we will do that for the rest of the numbers. Yan, so makikita nyo rito, na-adjust ko na yung ano, yung margin para hindi natatakpan yung ibang letters. So, i-adjust lang natin yung paragraph spacing nito, 22. Then, that's it. Pwede na natin itong i-save. So, we will save this as a JPEG file. One lang ang file name. So, sinisave ko siya by numbering. So, click ko lang OK. Sinave ko dun sa folder na create natin kanina. Then, after saving, i-highlight ko lang tong first page na na-save natin. Then, I will delete. Then, nakita niyo yung space na yon dun sa unang word. Buburayin din natin yon. And we will find the next number. Then, we'll do the same procedure. Small numbers and red na color. Save natin ulit yan. Then, ganun ulit. Highlight, then delete. Hanggang marating natin yung
last page. So, for this scripture text, ito na yung last page niya. So, i-save natin yan as page number 4. Okay. So, yun. So, ngayon naman, pagdating na sa live services, usually yung templates na yun na ginawa natin yung 1 to 4 na pictures, ay ginagawa ko yun na slideshow image. Then, yun yung pinaliwanag ko dun sa previous video, dun sa OBS tutorial natin, na yun na yung kinokontrol natin using hotkeys. So, yun tayo yung manually na nagpapakita ng mga images. But lately, parang nagkaroon tayo ng nagsarado yung church natin. Kaya, ginagawa ko na lang na humihingi na lang ako ng recorded na scripture reading, just like what we do on live. Then, I edit it dito sa OBS using yung templates na ginawa ko. Then, ipapasok natin yung recording na sinend sa atin. So, kung paano yun, ito yun. Okay, so ganito natin ginagawa yun. I-open lang natin yung OBS. Then, as you can see, nagawa ko na yung scene. So, ito yung scene na yun. Then, this is the sources. So, dun sa scene na yun ay merong dalawang scene. Then, yung scene 1, ito yung laman. Meron tayong scripture reader. Which is, ayan, yung text. Then, yung scripture text. Ayan, yung scripture. Then, yung image na to is yung ito, yung pin, scripture reading pin. Then, media source, ito yung hiningi natin na recorded na video nung mag-scripture. So, in this case, si Reverend Julius Grospe. Ang mga salita po okay, na ating. So, pause muna natin. Explain ko muna yung scene 2. So, sa scene 2, ay makikita natin yung scripture slide. So, toggle off muna natin yung scene 1 para makita nyo. So, sa scripture slide, ito yung ginawa natin kanina. In-edit natin na pictures. So, ipinasok ko lang siya rito. Then, this is controlled by hotkeys. Ayan o. So, manual, naka-control siya ng hotkeys. So, left and right cursors. So, okay. Then, scripture template is this template. So, dito sa big square na to, dito natin ilalagay yung scripture slide. Then, dito sa small square, yung source, media source. So, i-re-resize lang natin yung media source dyan. Ayan, nakita nyo, pinaliit ko yung video. So, in this case, pag play natin yung video, hindi magagulaw yung audio, yung video lang liliit. Dito, ayan o, di ba? Liliit lang siya. Dahil ni-resize na natin sa pangalawang scene. So, paano natin i-re-record to? So, ang gagawin lang natin, start recording, then, i-play natin video. Ang mga salita po ng ating Panginoon ay masusumpungan natin sa Mateo, Kabanata 18, Talata 23 hanggang 31. So, pansin Matthew ninyo, chapter 18, verses 23 to 31. Verse, ganito po ang sabi, pa-open yan. Kaya't ang kariyan ng langit so, pag ay tulad na siya, sa isang hari na, verse, na nag-ibig na makipag-usap so, sa kanyang yun, mga alipin. Off natin yung scene at nang siya ay magpasimulang makipag-usay, ay iniharap sa kanya select ang isa sa kanya ay may slide. Utang na 10,000 talento. Datapwat, palibhasay wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kaniyang Panginoon na siya ay ipagbili. At ang kaniyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkili at nang makabayad. So yun, dahil ito yung second page na ginawa natin. Ay nagpatira pa at sumamba sa kaniya. So paano kung kinontrol yun? Using hotkeys lang sa settings. Panginoon, pagkisan mo ako at pagbabayaran ko left sa iyong and right lahat. Cursor for the next at page. At sa habag ng Panginoon sa aliping yun ay pinawalan siya at ipinatawad sa kaniya ang utang. Datapwat lumabas ang aliping yun at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kaniya ay may utang na 100 denaryo. At kaniyang hinawakan siya,
at sinakalsiya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kaniyang kapwa alipin at namanhik sa kaniya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. Okay. At siya ay ayaw at yumaon at siya ay ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. So verse 31, verse 31 nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lupa at nagsiparoon at sinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Yan. Ang Diyos po ang siyang magpalat ang kanyang mga banal na salita sa ating mga puso. Stop recording. So nakita nyo, pagkatapos niyang basahin yon, inon ko ulit yung scene 1 para bumalik dun sa original, para dun sa final na spill niya. So, ganun lang ginagawa natin. Pagkatapos nun, stop recording, makikita na natin siya, nakasave na siya. So, sa aking case, dito siya nakasave sa users. Yun na yata yung kanina eh, nakalita. So, yan. So, ito na siya yata. Ewan ko lang kung saan dito. Pero yun, nakasave na siya dyan. So, ganun lang siya. Okay, so ngayon, tuturo ko lang sa inyo yung kanina ko pang binabanggit na hotkeys. So, dito lang yan sa settings. So, sa settings, ito, hotkeys. Hanapin nyo lang yung name nung gagamitan nyo ng hotkeys. In my case, ayan o, scripture slide. So, hanapin lang natin siya rito. Ayan, scripture slide. So, pag wala pang hotkeys, ganyan ang itsura niyan. So, since gusto ko yung slideshow natin, pagka i-control ko, yung para makita yung next slide, gusto ko yung right cursor. Then, kung gusto mong balikan, yung left cursor. So, okay nyo lang. After nyan, okay nyo lang. So, okay na yun. So, ayan. Nayari na naman tayo sa isang OBS tutorial ang paglalagay ng scripture. So, sana ay may natutunan tayo ngayon. And in case meron ako na-miss, pwede niyong sabihin yan sa comments. Kung nagustuhan niyo yung video na to, paki-like na rin and share. And kung hindi pa kayo nag-subscribe, ay mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. So, yan. So, this is Uncle Rob, once again, and saying God is good all the time.